So yan po mga kabiyaya, mga kadabar ka, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang defender ng T2B kay Joey. Bahala na nga, pero bakit parang nagdidilaw ako? Dito nga lapit ko ng konti. Didilaw ako eh. Kailangan nakalayong ganyan para maputi. But okay na yan, at least kita nyo naman ako. So pag-usapan natin ho ito. O yun nga pala, may re-reveal ako sa inyo mamaya. May aminin ako sa inyo mamaya. Siguro mga 1 week na rin siguro to. Or mga 2 weeks na nadumating. So, may ano rin to. May connect dito sa ano, sa video na re-reaction na natin tong sasabihin ko sa dulo ng video na to. Kaya dyan lang kayo, huwag kayong alis, no? At syempre, bago natin din doon simulan, welcome, please subscribe my YouTube channel and pakishare na rin po ng ating mga video. Nag-upload tayo 2 o 3 sa isang araw. At pag-usapan po natin to, yung ano bang title nitong inayupak na to? Wait lang. Empleyado ng TPINC binubuli ng ilang vlogger na pro TBJ. Latest sa ratings, ads, and kay PP Alamin. PP mo yung mukha mo. Okay, may galam shoutout sa mga dabber kids natin dyan. Pasensya na kayo, medyo malat pa rin tayo kasi may tratrangkaso pa rin. At di pa rin may iwasan, hindi umubo. No, pasensya na kayo, medyo marami tayong inanungin kaya hindi tayo nakakapagpagsikap. So eto, pag-usapan natin itong binubuli daw, may kakasuhan daw kami. Kakasuhan daw si Chris Ulo. Hindi ko alam kung ano mga nasa utak nitong mga dipunggol na mga TPINC defender. Hindi mo alam kung saan galing planeta. Si Chris Ulo pa talaga ninais yung kasuhan. Natatawanan lang kayo nun. Oh, ito si Chris Ulo. Halimbawa, totoo yung nandito sa video na to, nakakasuhan nila. Tawanan lang kayo nun. Ako na nagsasabi sa'yo, kilala ko yung tao na yun. Hindi mo sa pagmamayabang, pero kung about sa kaso, naku po. Baka mamaya, mabaliktad pa. Oh, mamaya, imbis na siya yung kinakasuhan nyo, pala, kayo may ongoing na. So pag-usapan natin itong pinuputak dito ni Maring Ted. Oo, oh, ni Arn. Bagay na bagay sa akin yung pangalan niya, Arn niya, no? Dapat Arn. Tape defender every day. Wala bang every month, every week? Every month, every week, nice kang makita. Halos di kumain, makausap lang sa phone. Ay, sa pangalan na, pang salbakuta. Ted, tape, EB, defender. Uy, bakit may tumatawag? Ay, bakit? Nasa nagbablog ako. Nag-wait nga lang, tumatawag yung kapatid ko. Guro, nagpapasundo na sa iglesia siya eh. Nagbablog ako. Si Papa, i-chat mo or si ate mo. Okay? Okay. Okay, dito tayo. Ano na yun? Nawala tuloy. Ay, nawala nga tuloy. Oh, ay, naku po. Nawala tayo re-reactionan natin. Bigla kasing may tumatawag eh. Okay, asa na yun? Tape TV dipunggol. Sa ratings. Ratings. Okay. Eto. Simulan natin itong sinabi dito ni Arn. At ayun po pala, no? Yung uling-uling ko sasabihin is connected din po sa naging problema ni Durst TV. Siya po ay na-demonetize pero try ho namin makahingi ng tulong sa mga kakilala namin at saka sa kaso busy kasi yung IT ko eh. Kaya hindi ko pa siya maano, pero maano, mareresolbahan yon yung kay Durst TV.
At yung may vlogger ako na panood kanina, di ko siya kilala, sabi niya, Tapay and Sini, isa-isa na ang TBJ Defender. Ay ko, ha? Paano iniisa-isa? So, demonetize lang si Ders, iniisa-isa na naman. So, yun, panoorin natin itong pinagsasabi nitong kumag na to. Oo, oh, kaso-kaso. Fernandez, hindi naman po masyado. Gandang hapon, Abby! Kamusta, hindi ka na ba high blood? Sabi ni Fred Aliones, fake news. Ano pong fake news ang sinabi ko? Fred Aliones? Yan. Kung may sinabi akong fake news, i-confirm mo. Ikaw mismo mag-confirm kung ano yung fake news na sinabi ko. Lugod kayo, ginalit ko si Attorney Arn. Di mag-pull out kasi masaya ang segment. Saka ang nabasa ko, depende din sa location. Ano, depende din sa, ama ba, location? Yan. So, di ko po nabasa, i-comment niyo ulit. Kanina ang saya mapanood ng ads ng Ginebra San Miguel sa TP. Medyo mahaba ads. Ang saya lang, sabi ni Sir Rolando Yape. Yes po, no? Sabi ko nga po, yung mga major sponsor at saka kahit hindi major sponsor, sino to? Oh, okay. Ay, padagsa ng padagsa. Ha? Ngayon, mag-iisip kayo. Oh, sige. Ang sinasabi nyo, ratings. Okay. Ang ratings po kasi, hindi po siya impressive. Yes, lamang po ang EAT ng TVJ. Aminado tayo dyan. Okay, na ilang beses na natin din silang natalo, pero lamang pa rin sila ngayon. Pero ang lamang po nila is hindi impressive, katulad ng nasa GMA pa sila. Nahawak sila ng tape ink. Sige. No? Hindi sila bumababa ng 5%, nasa 6% pa yan. Okay. Ang ratings nila, di ba? Kasi ang showtime noon, nasa 2%, 3% ang ratings, ganun lang. Malaki po ang disparity ng kanilang lamang. Ngayon po, ang lamang, maswerte na kung maka 1, excuse, pakakain ko lang. Meron pong 1, maswerte na sila kung maka 1.4 sila na lamang, 1.5 na lamang, usually po nasa 0.8, 0.7, 1%, no? Tapos yung nakaraan nga, dikit lang. Nasa 0.1, 0.3, ganun lang po ang lamang nila. Okay, kaya po, ang mga advertisers, hindi na sila ganun natingin ngayon dyan sa ratings. Dahil nakikita nila, dikit-dikit lang po ang laban. Ang labanan ngayon dyan, maganda ba ang content ng show nyo? Okay, napapasaya nyo ba yung tao? Okay, wala bang negativity yung pinapakalat ng show nyo? Child-friendly ba? Parang ang labo nun. Hindi daw tumitingin ang mga advertisement or sponsor sa mga ratings. Kasi halos pare-parehas lang naman daw. Ang gusto daw ng mga sponsor, friendly, ano daw yung healthy content, maganda content, napapasaya daw yung mga tao. Yan! Friendly. Friendly pala si Paulo. Parang kailan lang kakabanat lang nun ah. Si... Ay no. Pero mo, ibig sabihin pala, Oy, ito pala maganda. Magpapatayo pala kami ng sarili naming noon time show. TBJ Defender Show. Kasi sabi mo, hindi naman pala tumitingin yung mga sponsor sa rating, sa mga ganyan-ganyan. So sa pagiging friendly daw, at sa pagiging magaling na or napapasaya daw ng isang show ang mga tao, doon daw dumidepende. So pwede pala na pala tayo gumawa ng sarili nating show. Kung magpasaya lang naman ang tao, eh basic sa amin yan. Friendly, pwede rin naman hindi namin na maikipag-away. Yun lang din pala naman pala yung batay tawag dito, tinitignan ng mga sponsor at endorse, ano ba yun, ang tawag doon? Advertisement So, ganun na lang pala, no? Ganun pala yun. Mabuti, ang galing talaga ni attorney, Arn. Show nyo, okay ba kausap ang sales team nyo? Okay ba kausap ang marketing team nyo? Oh. Yung mga boss nyo, okay ba kausap? Oh. Yun ang nagiging basihan po ngayon ng mga advertisers sa pag-place ng ads sila. Dahil ratings-wise, dikit lang po ang laban. Wala nakakaalagwa. Pag may umalagwa dyan ng mga 2%, 3% consistently, malamang doon sila lilipat. Pero dahil ngayon, ang ratings po ay dikit na dikit, okay hindi na po gano'n nilang pinagbabasihan yung ratings. Sabi tapos, ko nga, nagpalit tayo ng pangalan, ang pinakamasaya, walang nag-pull out kahit isang advertiser. Ang galing, balik po.
kwento ko daw sa pagong. Sandali po, maghanap po ako ng galing. Pagong mamaya. Galing, galing. Ay nagsasalita. Baka Ninja Turtles. Gina, shout out ako, sabi. Sabi niya, may nag-comment, kwento mo sa pagong. Sabi niya, sige, maghanap tayo mamaya ng pagong na nagsasalita. Hindi mo malakit. Pagong na nagsasalita, eto. Ayan na, pagong nagsasalita. O, di ba, ulitin natin. Sa pagong, sandali po, maghanap po ako ng pagong mamaya. Ayan, no, nagsasalita. Baka Ninja Turtle. Andiyan yung pagong nga, o. Rina, shout out ako. Sabi niya, Marie, yes po. Lakas mag-comment ng bugok. Sabi ni Abby, basher alert. Pa-shout out naman from Birak. Ayan, si Sir Paulo Balde. From Birak, Patanduanes. Yan, Sir Proknoy. Hello, good afternoon, folks. Sabi ni Sir. Okay. Si Batang Manila to, siyang dapat i-report. Wala nang laman ng content. Actually po, hindi lang si Batang Manila eh. Yan, sina ito ang true, si ito ang totoo. Sino pa? At, sige, discuss na natin. Ang ating topic ay itong si Chris Uno. Okay? Actually, hindi ko napapanood yung content niya. Minsan may napanood lang akong isang content niya, kaya lang, puro hate speech ang laman. Bobo. Hindi niya daw napapanood ng mga content ni Chris Ulo. Tapos, actually daw, may napanood daw siya. Ano ba talaga? Tanga lang. Wala doon siya napapanood, pero may napanood daw siya. Tapos, kung hindi mo napapanood si Chris Ulo, ba't mo siya kilala? Nakakapagtaka talaga itong mga vlogger na to. Masyadong matalinghaga ang kanilang mga utak. Member ka ba ng sangre? Pero ano mo si Amihan? Si ano? Si Amihan. Sino pa ba iba dun? Kalimutan ko. Oh, saan ka banda dun sa Encantadia? Nakaiba yung ano mo eh. No, hindi mo pina... Sa totoo kasi hindi ko pinapanood si Chris Solo. Actually, napanood ko siya. Tapos puro hate ano daw yung video niya. Hindi mo napanood. Pero actually, napanood mo siya. Ano ba talaga? Anong titing naman yung mga... Yes, tuloy na nga natin. Tsagaan natin ito. Binabanata ni Chris Uno ang mga empleyado po ng Tape Incorporated. Okay? Okay. Ito sina Sir Ronron, si Sir Herger, si Ma'am Myla, binabanata niya sa kanyang vlog. Okay? Hindi ko alam kung kailan. Okay, explain ko sa iyo kung bakit. Total ko lang sa paliwanag. Siguro kailangan mo ng konting paliwanag, no? Huwag natin masyado tapat, mauumay na sila. Ito kasi yan, nag-post ang tipay yan si Stop. 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 Iba yun ah, iba yung stop sa stop. Nag-post kasi sila ng mapatungkol dun sa mga kesyo binabash sila, kesyo mawawalan sila ng trabaho, kesyo yung mga nagtatrabaho, 200 people, eh ano daw, magugutuman daw, maraming pinapagubas, etc., etc., etc. Marami silang ganun eh, marami silang dama. Marami silang eme, ganun. Masalitaan ng GNC ngayon eh, no? So ngayon, siyempre kami bilang supporters ng TBJ, alam naman namin na ang pinatatamaan mo ay kami. Kaming mga supporters ng TBJ. So aalma at aalma kami. Hindi naman namin ayaan na gaganong-ganon ninyo. May mga pagmumura pa nga dun. Pagmumura, may pagbabanta, kita-kits daw sa next life. So ibig sabihin, papatumban nyo na, kami. Ipapatumban nyo na kami. Ganon. Kita-kits next life eh, sabi nyo eh. Ngayon, nag-post kayo ng kung ano-anong kabubuhan sa social media, tanggapin nyo rin yung feedback na ma-ano nyo, makukuha nyo. Yung mga balik na comments sa inyo ng supporters ng TBJ. Masasabi mo, binubuli? Paano ang pambubuli dun? Ah, napanood ko yung live ni Chris. Wala namang pambubuli dun na ano.
Oo, wala mang pambubuli dun na tawag dito na sinabi yung isa. Eh, naging proud pa nga siya dun sa isang babae kasi sinabi mga mukhang aso daw yung TBJ supporters. Tinignan niya yung picture, eh maganda naman. So, anong bully dun? Tsaka ito yung about sa suntukan, hindi naman bully yun. Ano yun? Sports yun. Oo, kaya nga ako yung sinangkalan ni Chris Ulo dun eh. Eh, yan kasi si Chris Ulo, kilala ako niyan eh. Ngayon, ano yun eh, bitawan ng totoong lalaki. Hindi ko lang alam sa'yo kung totoo ka lalaki. Yung tinatawag na harapan ng mga tunay na lalaki, hamunan. Hindi yun pambubuli. Sa laki-laki nung sinasabi mong ron-ron na yun, bubulihin pa ba yun? Iba yung bully sa hamon. Hamon na niyo. Parang, tsaka sports lang, ano? Kasi sinabi ba doon, suntukan, ano, yung ganyan. Sports lang. Tapos yung abot na sa 50K, joke lang yun. Palibasa, tagilid yung utak mo, kaya hindi ka marunong mintindi ng biro sa hindi. Tsaka kahit naman eh, kahit naman matuloy yung 50K na yun, panalo pa rin kami dun. I'm sure ko yan sa inyo. Hamon yun, hamon, hindi yung pambubuli. Tsaka ano lang ito ah. Kasi yung Ron na yun, nag-post. Diba, nandun sa isang video ko. Meron pa nga dun sa buwakang ina nyo, ganun. May mga mura pa dun. Wala na pinagsasabi niya, tapos useless naman daw, magpuputak. Pero nag-post siya. Ngayon, tapos binura. Ngayon, kaya sinabi ni Chris Ulo na kung tunay ka lalaki, eh, one-on-one kayo ni Jay. Eh, kung kumasay siya, edi okay naman, walang problema. Yun yun, hindi yung ano, palibasa kasi, Chinese garter ata ang ano mo eh. Palibasa Chinese garter, tsaka tumbang preso yung, hindi pala, Jackson ata. Jackson ata yung gusto mo, ano eh, earn eh. Di mo alam yung hamon ng mga tunay na mga lalaki. Pero obvious naman eh. Sabihin nito, bully daw. Paano bully yun? Bakit? Nilait-lait ba ni Chris Ulo? Nilait-lait ba? Hindi naman nilait ah. Tsaka ano, normal na mag-ano. Nagbigay ng, sabi mo, di ba? Opinion. Opinion lang din ni Chris Ulo yun. It's a tie. Sabi mo, ay, naku talaga. Pinablish yung vlog na yun. 2 days ago yata or kahapon ata pinablish yung vlog na yun. Okay, dahil ito mga to, nag-voice out lang naman. Okay, na ang kanilang, kumbaga is opinion tungkol sa nangyayaring bashing sa tahanang pinakamasaya. Voice out lang din naman yung ginawa ni Chris Ulo. So ano, masama dun? Yung voice out nga nilang ginawa, nandito pa nga naka-record yun eh. May mga pagbabanta pa yun, next life. Ano ba yung sinasabi niya, nakita kit sa next life? Galingan ng mga staff niyo eh. Biray mo yung next life alam. Wala pang tao nakakaalam kung may next life, sila lang. Ayan kasi hirap sa inyo, magbibitaw kayo ng isang, dapat okay naman na maglabas ka ng saloobin mo. Kaso may mga mura, may mga pagbabanta, ano yun? Diba? Napakaganda no sabihin niya, eto, mga sa TBJ Black, TBJ Depend, TBJ Supporters, na sana maging payapa na ho lahat. Wala nang awayan na mangyari dahil nagpalit na ho ng titulo, dahil okay na po lahat. Nasa inyo na po ang titulong Itbulaga, sana magkaayos-ayos na lahat. Napakaganda nung ganun. Kaso nandun eh, buwakang ina nyo. Next life. Ano pa yun, mamaya natin pakita, nakalimutan nga yung mga nilagay dun eh. Ayun ba yung sinasabi mong opinion nila yun? Boplax? Na kasi ng mga tao, no? Kasi sabi ng mga pro-TVJ, ibigay nyo lang ang pangalang Itbulaga sa TVJ
okay na kami. Yun lang naman ang gusto namin eh. Ulit-ulit ka na. Pangalang It Bulaga sa TVJ. Kahit ano na maging title niyo, okay, baka suportahan pa namin kayo, bla bla. Pero ano nangyari? Nung nakuha nila yung title na It Bulaga, actually di pa naman nila nakukuha talaga, wala pa silang trademark. Nung ginamit nila yung pangalang It Bulaga sa show nila, parang mas yumabang pa yung mga vlogger nila at supporter, no? Binash pa lalo, anong tawag nila sa tahanan pinakamasaya? Tahanan pinapasara, tahanan ano pa, pinasasara na, okay? Wala kaming pakialam dun. Opinyon ng tao yun, si Raulo to. Ang pakialam mo, eh, kahit anong, kahit nga si It Bulaga, tinatawag nyo na tae yung EAT, di ba? May narinig kayo? May narinig kayo sa amin? Opinyon nyo yun. Oh. Eh, ganun din yung sa TBJ supporters. Tahanang pinapasara. Oh. Opinyon nila yun. Anong gusto nila itawag sa inyo? May magagawa ba kayo? Eh, ultimong, ako nga dati, nag-charity vlogger. Puro pagtulong yung ginagawa ko. May manambabash pa sa akin eh. Pinakailaman ko ba sila? Hindi. Opinyon nila yun eh. Ang pakialam mo doon. Tsaka hindi mo dapat sila pigilan. Bakit? Ikaw ba nagbabayad ng wifi, internet, load at data nila doon? Hindi naman nila sa'yo kinukuha yun ah. Sa iba kinukuha yun para magreklamo ka na wag nang iba siyang ano. Tsaka dito sa industriya ng social media, sa showbiz, normal yung bashing na yan. Ngayon kung katulad mo sila, naiyakin, ikaw yun. Iyakin ka eh. Wala kang magagawa doon kung iyakin ka. Eh ngayon nga lang eh. Tapos meron pang ang post doon si Poknat. Dead man ang staff ng Tape INC ang pangbubuli ng TBJ vlogger. Hindi namin sila binubuli. Ganda-ganda nga no, sports lang eh. Tapos siguro nanlula sila doon sa 50,000. Kapag nakatama sa akin yung si Ronron, may 50,000. Kaya itong mga to, nanggigil. Ngayon na ayok sa 50,000. Bigyan ko na lang kaya kayo. So wala pa sahod eh. Wala pa tayong pera. Ano-ano pang tinawag nila? Siyempre, bilang empleyado, kung ikaw ang empleyado ng isang kumpanya, alam mo ang nangyari. Ang katotohanan sa mga nangyari prior to the May 31 resignation of the trio. Okay? At mahal mo ang kumpanya, okay, siyempre mag-voice out ka. Hindi mo... Okay lang mag-voice out. Ito lang tanong. Ang mga staff ba sa TV, nakita nyo nag-voice out sila? Nakita nyo nagsalita sila nung panahon na hindi pa nila nababawi yung titulong It Bulaga? Narinig nyo? May mga nakita ba kayong post ng kabila? Wala, di ba? Ayan, yung mga staff ng TV5 na dating galing yung iba dyan, galing pa sa Tape INC. Narinig nyo ba na nag-post sila, nag-voice out sila? Wala. O, nung mga panahon na yun, gamit-gamit nyo yung titulong It Bulaga. Nung mga panahon na yun, pinayagan pa kayo ng IPOPIL na i-register yung titulong It Bulaga ng 10 years ng tape. Diba, tanda mo yun? Ha, Smigol? Ay, hindi pala. Hindi pala si Smigol to, si Arnold Clavio pala to. Ay, hindi. Sorry. Si Harry Roque. Ay, hindi. Si Maring Ted pala. Sa TV5 staff, sa mga staff na galing TPINC na sumama sa TBJ papuntang TV5, niminsan wala kayong nakitang mga post niyan about sa mga nangyayaring issue. Saka ito pa, pinagtataka ko. Sige, nandun na tayo sa pagmamahal ng sa kumpanya. Anong maitutulong nung pagpo-post nila ng ganun? Tignan mo nangyari, binabash sila. May nangyari ba? Nabawi ba nila yung titulong It Bulaga sa pag-voice out nila? Kung talagang professional na mga tao sila, hindi nila gagawin yun. Kung talagang may mindset sila bilang isang professional employee at lalo naman na alam nila na kabilang sila sa staff ng Tape INC, hindi nila dapat ginagawa yun. Dahil nga, be a professional. Eh kaso, hindi wala silang ganun, kaya wala kami magagawa.
Eh sa TBJ, yung mga staff doon, napaka-professional nila, hindi sila nakikisali sa mga gulo-gulo na nangyayari ngayon. Ayun, dapat ang tularan ng staff ng TPINC kung ayaw nilang nababas sila. Kung ayaw nila na napagsasabihan at na i-content or nabibigyan ng sarili ng ibang opinion yung kanilang opinion. Gets mo ba? Ngayon, magdi mo gets, tanong mo kay Soriano. Iwasan mag-voice out ng iyong opinion. Okay, so ngayon nag-voice out ng opinion ginabi kong mga employees. Okay, ngayon binabanatan nitong si Chris Ulo. May hinamon pa siya ng suntukan. Hinamon niya yung isa nating cameraman, si Sir Ron. Si Sir Ron, hinamon niya ng suntukan. Pero ang kanyang ilalaban ay si Jay Guevara, na isa rin rabid supporter ng TBJ, vlogger din nila yan. Okay, meron pa siya nga ng 50,000 daw na kung natalo ni Sir Ron Ron itong si Jay Guevara. Anong klaseng, anong klaseng vlogger ang mga nagpa... Hindi, na-re-realize ko na ngayon si Ted kasi alam ko naman Ted na isa kang sirena. Kaya hindi mo nararanasan yung mga ganitong duelo. Hindi mo pa na-encounter sa tanang buhay mo. Dahil na-encounter mo lang yung Jackstone, Langit Lupa. Ito may mga laro ng pitik itlog guys, te. Pitik, goma, ganun. Kaya gets ko na si Ted ngayon. Yung gano'n kasi, wala naman sa kaso natin yun. Hamon yun. Hamon ng isang tunay na lalaki. Alam ko, hindi ka kasali dun. Ngayon, kung isang tunay na lalaki at nag-accept ka dun sa hamon na yun, so, walang problema yun. Kung sino matalo, manalo man si yung si Ron, ako, manalo sino... Sports, okay na, tapos na. Ganun yun. Eh kung ikaw, hindi mo naranasan yun sa tanang buhay mo, hindi na kami nagtataka dun. hindi na kami nagtataka dun ha, Ted ha. Ulitin ko, sports lang yun. Walang, hindi yun tinatawag na pagbabanta, hindi tinatawag yun na pambubuli, hamon yun, hamon. Hamon ng mga tunay at mga matitigas na kalalakihan dito sa Pilipinas, sa mundo. Ngayon, ikaw, hindi mo alam yun. Dahil hindi ka naming kalahi. Ramdam ko yan, Ted. Ramdam ko yan. At ulitin ko, wala din po problema sa akin ng LGBT community ha. Pero ito kasi si Ted nga, hindi niya kasi alam yun. Hindi niya kasi alam yung mga ganung mga salitaan. Kaya masyado niya sineryoso. At ito, nag-iiyak eh. So kakasuhan daw si Chris Ulo. Ito ganyan, ang mga staff. Ito ganyan. Edi go. Okay. Hello. Sa mga ganyang, anong klaseng tao na pa-follow sa mga ganyang klaseng vloggers, no? Nang lumalabas lang sa bibig is puro hate. Hatred. Okay? At saka, nagpo-promote pa ng violence. Okay? Tapos isa pa din si promote ng violence daw ang putik. Oh, nga, hindi gets na namin kasi gawa ng hindi ka nga tunay na lalaki. Hamon ginawang threat daw. Violence. Puti, hindi mo sinabing gambling. Ay, nako. Sige, ito 'yan. Tayo nga pala, yung sinasabi mo kanina na may mga nagpa-follow sa amin. Una-una, hindi namin sila inutusan, ha? Kusa nila ho yung ginawa dahil gusto nila kami. Ngayon, kung nagtataka kayo, bakit sa tinagal-tagal nyo ng defender ng TPINC, gakulangot pa rin yung follower nyo, hindi na namin kasalanan yun. Kasalanan nyo yun, ba't walang sumusuporta sa inyo? Sabi niya, bakit kasi may mga nagpa-follow pa dyan sa mga ganyang vlogger na puro lang daw hate ang lumalabas sa mga bibig, sa mga content. Ayaw lang naman maging proud kami sa inyo. Ang kapal nyo naman. Pagiging proud kami sa inyo, tinatarantado nyo yung TBJ.
Anak ng titing naman. Common sense ba? Malamang maging hate kami talaga sa inyo eh. Ginagago nyo TBJ. Huwag nyong gaguhin TBJ, hindi kami magre-react sa inyo. Oh. Eh, sinasabi mo, content mo, ano, puro pag, ano, pag-promote sa show, hindi. Yung sinasabi mo, black propaganda, ikaw gumagawa nun, tanga. O ngayon, no, minura kita, di kang kaso ka. Ayun nga sa inyo eh, kung halimbawa nakakasuhan nila si Crisulo, ito, itong mga to, tawanan lang yan. Pagising nyo, oh, mapupunta lang yan sa wala. Tsaka ito ah. Okay, tapusin muna natin tawa. Masarap pakinggan eh. Ito ah, mga ka-double cards. Kung sakali man nakakasuhan kami ng mga TBJ Defender, dahil sa pagtatanggol sa Tito Bikin Joey, aba, walang problema. Proud pa kami sa sarili namin. Kasi biruin mo ah, mababalita kami sa TV. Eh, baka nga GMA, balita pa yan. Biruin mo, TBJ, Defender, kinasuha ng TPINC dahil sa pagtatanggol sa TBJ, o ano? Ang sarap pakinggan, di ba? Ang sarap pakinggan. Kesa naman na, TBJ Defender, ikakasuhan ng TPINC dahil, dahil lang nakaw, nakaganito, nakaganyan. Yan ang pangit dun. Oo, kami proud kami dun. Wala kaming kinakatakutan na porket na kakasuhan nyo kami dahil lang sa pagtatanggol sa TBJ. Ikarapat dapat naman silang pagtanggol. Mas kinakabahan nga kami kapag kayo yung pinagtanggol namin. Yun talaga. Ang sakit talaga sa puso nun. Pero mo, makakasuhan kami dahil sa inyo. Dahil sa pagtatanggol sa tape. Huwag na, uy. Kayo na bahala dyan. Sa inyo na yan. Kami, proud kami. Okay lang, walang problema. Kakasuhan, tagal na yan. Ay, lako. Pero mo, ah. Sasabihin ng tao, hala, ang tape, kinasuhan. Kinasuhan yung mga vlogger ng TBJ porque pinagtatanggol lang ang TBJ, kakasuhan. Di lalo silang pinagtawanan nun. O kahit na sa kahit sabihin na natin stop o stop nyo, magkakaso. O ano ikakaso? Cyberbullying. Gano lang 10,000. O ano pa? Saka bakit minura-mura ba namin yung mga stop? Hindi naman. Ano kakaso nyo? Tinitigilan niyo mga mind kundi tinitigilan mo nga ako maring Ted. O magparlor ka na lang, makikita ka pa. Hindi kasi nagagets ko rin naman si Ted, no? Kasi nga sa katinagal-tagal na nilang mga defender ng TPINC at ng GMA. Oh, dude, narinig ko 'yung salitang GMA sa kapwa rin nilang vlogger dun kay ano sa Iskonyan, no? Yung mukhang Hapon na Arabo. Oh, dun ko narinig 'yung GMA daw, GMA. Oh. Tagal-tagal nyo ng defender ng TPINC at ng GMA, eh gakulangot pa rin mga followers nyo. Bakit? Ba't hindi? Eto ah. Kung talagang totoo yung sinasabi nyo, ba't hindi nyo mapaniwala yung mga tao? Ba't hanggang ngayon hindi pa rin kayo pinapaniwalaan na, Ber? Una-una, ang galing mo magsalita. Palong-palo. Una-una, ang galing-galing mo magsalita kaysa sa... Uy, kukumpara mo yung pananalita mo sa pananalita ko, mas maganda sa'yo. Talagang tunog professional pero wala namang laman. Kaysa sa akin, tunog kanto. Kwentong kanto, ganun. O, ba't ang daming naniniwala sa amin na TBJ Defender at sa inyo wala? Misan talongin nyo rin misan sa yung sarili nyo sa salamin kung may salamin kayo sa bahay. O kaya gamitin mo yung nasa mata mo, apat, dalawa naman yan. Tanongin mo yan sa'yo, ba't kayo walang naniniwala sa amin? Ang tagal-tagal na namin defender ng tape, pero wala naman naniniwala sa amin. Ang tagal mo ng follower, tingnan mo, 20K, tapos nang nanonood, 100. Ano kung titingnan na lang yan? Eh kung inasikaso ko nga lang yung page ko sa J. Guevara, 27K ngayon.
Eh, tinamad na nga lang ako kasi dito pa nga lang sa YouTube. Nga na kayo, paano pag nagka-Facebook pa ako? Kaya lagi nilang pinupuntirya si model, si Batang Maynila Toits. Partida, dalawa pa lang yung vlogger ng TBJ or ng dumidepend sa TBJ na nakikita nyo sa Facebook. Wala pa kami dyan, wala pa tong samahan namin nila Crisulo. Eh paano pag nandyan na, hindi nga nga lalo kayo. Iiyak kayo, iiyak kayo lalo. Naisipin nyo lang, ano, Maring Ted. Misan tanong-tanong ka, ba't kaya walang naniniwala sa amin? Ba't kaya hanggang ngayon binabash pa rin kami? Ang galing-galing ko na mag-explain, pero walang naniniwala. Kasi nga, wala namang katotohanan. Ang galing mo nga mag-explain ng mga bagay-bagay, ng mga salita, ang galing mo magpaliwanag. Wala namang katotohanan. Eh kaysa dun sa amin, katod ako, ato, aminado ako, pananalita ako, misan bulul-bulul pa nga ako dito eh. Pero, yung lumalabas sa bibig namin, totoo at mga katotohanan. Kaya ang daming naniniwala sa amin. Ang daming sumusuporta. Eh sa inyo, ang galing nyo magpaliwanag, puro naman kasinungalingan. Paano kayo susuportahan? Eh yung iba dyan eh, yung ibang nagko-comment sa'yo, puro stop lang ng tape yan eh. Puro stop lang ng tape yan. Kayo-kayo lang din dyan. Eh, alam mo, timbong naging ano ka, ano, social media influencer ka, pero kayo-kayo lang din nanonood. Boom! Okay, eh, huwag na natin masyadong ituloy. Ituloy natin konti. Sige, pagtsagaan natin. Mamayla. Okay, si Mamayla, napakabait. Okay? Okay lang namin. Sabi ko nga, ma'am, so babae. Ito si Chris Ulo, pumapatol pa sa babae. Okay? Dahil lang nagsabi si ma'am... Paano pumatol? Nag-post si Myla mo. Nag-post si Myla mo, ha? Nag-post. Binasa. Ginawa ng reaction, nagbigay din ng opinion. So, ano masama dun? Pumpatol na agad sa babae yun? Bata na ba yung gusto mong patol? Yung sabunutan? Eh, baka ikaw ginagawa mo yun. Kami, hindi namin ginagawa yung manabunot ng babae at manakit. Ang babae, minamahal yan. Hindi yan sinasaktan. Huwag mong saktan. Isa ko mo lang, charot. Ay, naku, pumatol daw si Chris Ulo sa babae. Alam naman, lalaki patulan yan. Magkakaanak ba sila? Alam naman, si Ron patulan yan. Hindi na ginandiyo yung lumabas dyan, kalahi mo. Ay, naku, mga vlogger talaga sa kabila. Ah, di ko magamit talaga ng utak. Okay. Yan, kung gusto mo mag-aso, game naman daw si Chris Ulo. Oo, so wala kang problema yun, ha? Okay, sige nyo, tatawanan lang kayo nun. Oo, yung kaso-kaso niya, kung sakaling matuloy yan, tawanan lang kayo nun. Ako nagsasabi sa inyo. Baka mamaya, bumalik pa sa inyo yan. Oo, ay, nako po. Kilala ko yun, si Chris Ulo. Ilang halos mag-iisang magdadalawang dekada na kaming magkakilala nun. Mas matanda nga lang sa akin yun. Oo. Mas makapal pang uso sa akin yun. So, ito po pala. Ito, may sasabihin po pala. Sasabihin ko kanina, nakalimutan ko na, nalibang ako dito kay Arn eh. Naiihi pa ako. Ihi muna nga ako. Ah, ito pa pala, paabol ko. Bago ko tapusin itong video na to. Nagtataka lang ako doon ng natip, no? Magkakaso sila pero sinabi pa nila. Ang tuloy, na-content pa tuloy kayo. Eh talaga kayo nag-iisip, no? So, ito po pala yung sasabihin ko. Halos mga... Ito, seryoso. Halos mga 2 weeks na to dumating. Bali, si Jay Guevara po ay may dumating po na isang sobre. At paano masimulan ito? Ang hirap siya. Hello, it's me. Hello. Kailangan sad song eh. Hey, joke lang. hindi ko na ituloy. Ako, nakukornian ako.
De, kasi may umaano kasing ano, mga content na kasi na demonetize na daw kaming lahat ng mga vlogger ng TBJ, tas may mga kaso na to. So yun, nakuha yung mga balitang yun. Nakbintiting. Kayo, buti kayo. Kayo nalaman nyo agad. Kami hindi namin alam. Nakbintiting na pa naman, no. Ang gagaling talaga gumawa ng issue nung kabila, no. Pero yana natin, no. So yun. Ulitin namin ng mga TBJ Defender. Kahit ano pa ang pananakot, kahit ano pa ang yung mga tinatawag na kaso-kaso na ibato nila sa amin, wala kaming pake. Dahil dito po, sasamahan namin, sinabi na namin sa sarili namin, hanggang dulo, sasamahan po namin ang Tito Vic and Joey at ang Legit Dabber Cards para sa tagumpay. Isang libo. Ano nga, si Chris Ulo? No, sasamahan namin sila hanggang saan marating tong issue na to, no? Andito pa rin kami, lahat susupalpalin namin kahit sino pa maging presidente pa ng Pilipinas. Ngayon to yan, basta TBJ, kung sino man ang gumagago, sino man yung kumakalaban, kami yung babangga dyan bago makarating sa TBJ yan. Kaya kayo, yung mga nananakot sa amin, kung gusto nyo, tuloy nyo yung mga pinaplano nyo, pero kami, wala kaming pakialam. Dito pa rin kami, nakatayo pa rin kami para sa Tito Vic and Joey at sa Legit Dabber Cards, yun lang. At ayun, mga Dabber Cards, mga kabiyaya, isang magigilab shoutout sa inyo lahat, nabubulol ako. Maraming salamat din sa suporta na binibigay nyo sa amin, sa lahat ng mga vlogger na nagtatanggol sa Tito Vic and Joey. Sana wag ko kayong magsawa, ha? O, dahil solid tayo dito, mga Legit Dabber Cards. So yun, ganito na lang yung video ko. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang nito yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.